You're watching Jason Chamakis Realty YouTube channel. Please welcome the best couple in the world, Daddy Jason and Mommy Noelle Chamakis. Remember to subscribe, okay? Again, welcome back po to Jason Chamakis Realty. Dito kami ngayon sa Shore 2 Residences. So, another finished project ni Mrs. Ayan, ni Ms. Noelle Ann Chamakis. So, pasukin natin yung unit. Papakita namin sa inyo yung kabuuan, yung itsura. This is a 28 square meters, one-bedroom unit with balcony dito po sa Shore 2 Residences. So, ayan guys, pasukin natin. Kita sa loob. Ito na naman tayo, another finished project. Ito pong unit na to, actually, kakatapos lang natin. Marami pa kami mga natapos na projects, pero hindi na namin na vlog kasi napaupahan ka agad. So ito, Papa Airbnb naman ni client. Shout out po kay Ma'am Simply Lot Lot. Yan. Maraming salamat sa inyong tiwala, no, sa amin. So ayan, Mami. Nakita ko may mga bago ka na namang ideas, ano, design. So bawat units na binubuo niya, siya po yung nag-iisip ng concept, then yung mga owners nakikipag-coordinate lang sa kanya. So ayan, Mami, paanong ginawa mo naman dito sa unit na to? Ito, iba na naman dun sa huli nating pinurnish na unit. Mm-mm. So this is a 28 square meter corner unit, one bedroom. So, mag-start tayo ulit sa kitchen. So, itong kitchen natin, ang ganda ng naging itsura niya. So, lagyan na lang natin yan para may accent light tayo, no? So, ito naman is provided na ni SMDC. We have the electric stove, the range hood, overhead cabinet, and then itong under cabinet natin. This one, ang ginawa natin is nag-backsplash tayo. So, meron tayo ditong subway tiles. Ito yung design na nagawa natin. So, ang ganda na naging finished product. Lumutang siya since color black yung ating countertop. So, here naman, this is my new design. Dito, since si Tita Simply Lot Lot, gusto niya kasi ma-maximize yung space niya. And actually, namimili siya kung Airbnb or personal use. Pero parang nung nakita nga na tinurn over namin siya, Daddy, nagbago yung isip nila. Gusto na nalang nilang tiran to. Yung isang unit okay, na nila. Okay, sila na lang yung titira kasi dito kasi ang ganda talaga eh. Yes, shout out din sa kanyang husband, si Sam Runner. Hello po, Tito. Tito. So, ito, kung makikita nyo, personal ref yung nilagay natin. So, since okay. Personal ref siya, sakto-sakto lang nagkaroon tayo ng dining table dito. So, we have the high chairs. Then, usually, sineset up lang talaga natin para makita ng client natin kung paano tayo masiset up sa table. So, this one also, nag-extend tayo dito for the microwave. So, makikita natin, meron pa tayo additional shelves sa taas. Tapos may microwave. This one, regalo ko kay Tita. So mahilig daw. Niya, no? Yes, mahilig daw sila sa wine, ganyan. So, medyo classy yung style. Ito, kaya, bago na naman to, Mami, no? Yes, naglagay tayo ganda, na ganyan. Ganda. Tapos, this is my welcome gift sa kanilang family. Meron tayong welcome plant dyan. Wow. Thank you kasi sa tiwala nyo sa amin. And also, the wine, since mahilig silang uminom. Then, this one, ito, nagkaroon tayo ng mga cove lights. So, ito rin, gusto okay. ni client na magkaroon ng accent yung so, ano niya. Parang, Mami, nag-drop tayo dito, no? Mm-mm. Drop ceiling yung ginawa mo. Tapos, yes. Meron ka pa ditong extra na, anong tawag dito? Parang divider. Divider dito. Actually, ito, kasi ang gusto ni Tito Sam, meron siyang view kasi ang ganda-ganda ng unit nila, puro bintana, ang aliwala. So, gusto niya meron siyang masisilip sa labas. So, ang pangit naman kung i-cover ko yung bintana niya, extended yung kanyang table. So, kaya naglagay tayo ng ganito para at least meron siyang view pag nakaupo siya dito. Okay. Tapos, Mami, ito napansin ko, umangat ka dito, no? Yes. So, hindi siya sagad sa wall. Kumbaga, ito, naglagay ginawan mo ng extension. Another extension Mm-mm. para umangat siya, tapos saka ka naglagay ng mesa. Yes. Perfect. No, ang ganda. Mm-mm. So, meron pa tayong walkway dyan, maluwag yung space natin, hindi partition. Nakakaharang sa daan. May table tayo dito sa side.
Then here naman sa living area natin. Ito mami, so, sorry. Ito ano? Sino nag Ito bago lang din 'to, ano? Bago lang din siya nakita. Oo. Actually, si Tita nag-ilibot kami yung mga ibang gamit, sinamahan niya akong maglibot ng gamit sa IKEA. Nakita niya 'yan. So sabi niya parang gusto niya 'yan, yung mga ibang design natin sa side kung mapapansin niyo. Yan, nakita ito, niya. Check niyo to, guys. So. Cute. Para saan to? Sa Actually, for the keys yan. So, mga cute designs lang natin. Pati itong kung may coat ka, pagpasok mo, pwede yes. ilagay dito instead na merong stand. Yes. Yan, the best to. Very, ano, yung space, sobrang tipid. Mm-mm. Tapos ito, yes. Panalo rin to. Kasi ngayon ko lang din to nakita. No, design lang din. Oo. Para at least meron tayong, wala tayong empty spaces sa mga walls natin. So, ano ba gusto mo? Mag-bathroom muna tayo? Toilet and bath. Tingnan natin kung ano yung ginawa mo dito. Oo. So, yan. Okay. So, hindi ka na naglagay ng washing machine? Yes, hindi na kailangan. Kasi since nga, ang una nilang na-decidean is magpapa-Airbnb sila. So, no need for a washing machine. So, naglagay lang tayo ng mga lalagyanan ng mga towels. So, additional to, no? Yes. So, wala po ito nung na-turnover. Ito, wala rin to nung na-turnover. Then, pinalagyan din niya ng glass enclosure saka water heater. Mm-mm. Okay, then additional dito. Mami, itong salamin, wala rin to, no? Yes, nung turnover. Included. Okay, so wala rin po ito, guys. Kami na lang din yung naglagay. Ito, wala rin. And, pero naka-tiles na po siya. Okay? Itong area na to ng toilet and bath, may tiles na siya halos hanggang taas. Mm-mm. Ito, dagdag na lang po ito. Then, nagdagdag na lang din siya ng hanging shelves. Parang ganyan. Mm-mm. So, ayan. Simpleng-simple lang po. Napakaganda nung itsura. Very minimal lang yung nilagay, pero ang ganda nung dating. Mm-mm. Sobrang elegante nung dating. Then, washing machine, pwede ka pa rin maglagay dito kasi ito, movable naman to eh. Mm-mm. So, it's up to them. Doon sa mga unit owners po, kung gusto nilang maglagay ng washing machine, pwedeng-pwede rito. May nakaabang na drainage dito. Faucet for the automatic, no? Mm-hmm. Itong washing fully machine automatic na pwede mo ilagay. So, ayan. Saktong-sakto lang po dito sa area na yan. 6 kilos, I think, sakto dito. Mm-hmm. Guys, yung 6 kilos na capacity ng washing machine. Mm-hmm. Okay, so punta naman tayo dito sa living area. Mm-hmm. So, mami, bago na naman din. Ito, ang cute nitong ilaw na nilagay mo. Yeah. Ayan, ito yung pinaka-favorite na spot ko kasi ang cute niya. This is a working space, working nice. Area. So, aside sa table nila na nilagay natin, gusto nila kasi ng additional space. Para kung kunyari magla-laptop lang sila or meron lang silang sinusulat, meron silang working table dito sa living area nila. At the same time, nagkasya siya with the TV. So, dito sa ating TV naman, ayan, nag-design lang tayo ng wood cladding, tapos yan, hanging shelves. Ang linis tingnan, di ba? Tapos ito naman, ito yung upuan nila just in case na gusto nilang mag-work. And this is an ottoman. So, meron siyang storage sa loob. Nice. So, additional space for them. Kasi gusto nila, minsan daw, yung mga anak ni ma'am, maraming mga bag na dala. So, at least meron doon silang pagtataguan aside sa cabinet nila. Ang ganda ng mga nito, gamit. No? Ang ganda na itong ginawa mo dito kasi bukod sa meron ka ng dining table, pwede ka pa rin mag-work dito, mag-laptop ka dito. Mm-hmm. Plus, itong nilagay natin dito, ito naman, for the ito shoe rack, no? Yes, shoe para rack. Para sa mga tsinelas, sa sapatos. Yes, para wala tayong nakakalat na mga sa sides. So meron tayong shoe rack dito. Mas na mas malinis yung tingnan kapag wala po kayong masyadong sapatos na or shoe rack na nandiyan sa gilid. Dati kasi mga nakikita ko, meron silang shoe rack dito na plastic. Mm-mm. So inalis na namin 'yon. So mas maganda po 'tong ganito. Mm-mm. Kung may mas maliit, perfect pa rin dito. Kung gusto niya, marami kayong sapatos. Ayan, mas malaki kasi yes. Marami sapatos yung may-ari. Ayan. Ayan. So, dito naman, mami, ito ang ganda ng pinili mong kulay. Mm-mm. Bumagay dito sa white team na ni Miss Lotlot. Ano? Mm-mm. Ito, ano ba ito, mami? Yes, pull-out siya ulit. Pull-out, no? Mm-hmm. Sofa bed. Yes. Sofa bed siya. So, try natin. Pag meron kayong bisita, bukod dito sa kama nyo sa kwarto, ayan, hihilahin nyo lang siya. Then, pwede nyo siyang iusod dito. Mm-mm. Okay? Usod natin. Usod natin, guys, para makita nyo.
karoon kayo ng idea ano yung pwede nyong bilhin. Ito, click mo lang siya. Yan. And then, meron ka ng kama. Oo. Ngayon, and kung meron kang mga kasamang, siya. Kung meron kang mga kasamang mga bisita na gustong maki-sleep over, ito guys, perfect to para sa kanila. Mm-mm. Yan, saktong-sakto rin yan, daddy, sa TV natin. Pag nanonood sila, papahinga sila, di ba? Lalo na paggabi, didim mo na yung mga lights. So, yan, perfect siya, saktong-sakto. Plus, hindi siya sagabal dun sa dining area natin. Talagang perfect in space niya for a sofa bed. Ayan, ganito lang siya, guys. Kung gusto mo naman, nakarelax yung paa mo. Mm-mm. O, nakasandal ka lang dito. Uh-oh. Then yung paa mo nandyan. So, ang ganda, ang ganda. Pwedeng-pwede po ito sa inyong mga units. Sukat na sukat po ito. Kaya, kung gusto niyo magpa-furnish, may number po tayo. Hey, mami. Actually, marami na kami na-furnish ng mga units. So, meron pa tayo mga ipapakita sa inyo para magkaroon kayo ng mas maraming ideas, mas maganda. Then, ito mami, ito dito na talaga to, no? Yes, actually yan, gusto rin yan ni Tita Lot-Lot. Gusto niya may parang additional storage ulit sa ilalim yan. Pwede kang maglagay dyan ng pillows o kung anong gusto mong book sa ilalim. Yan, nabubuksan siya. Okay, ganda, no? Tapos, ito napansin ko, yung pagpasok ko kanina, no, chinek ko to, yung mga ilaw na ginawa mo rito, magkakahiwalay siya ng switches. Kaya, guys, maganda rin po yun, ano, na hindi isang switch lang sa mga ilaw. Yan, importante po yan. Ito, nakahiwalay siya. Kung gusto nyo, ito lang yung open. Okay, pwede. Then, ito naman, kung gusto nyo, siya lang yung naka-open, pwede rin po. Pareho nakabukas, pwede rin. So, ang ganda nung ganito, dahil hindi lahat kung meron kang option na pwedeng hindi lahat siya naka-open. Okay? Guys, dito naman tayo sa bedroom. Ayan. Pasok tayo dito. Okay, ang ganda ng mga ilaw. So, naka-drop ceiling din pala to. Kasama siya. Mm-hmm. So, isang straight siya. From the bedroom going to the living area. Living, then sa kitchen. Oo. Ganda. And then, yung ilaw po nito, guys, itong dalawang ilaw na nandito, kaya maganda siya para siyang para ka nasa hotel kasi pag 'di ba sa hotel pumunta ka sa kama and then dito lang yung switch niya. Ayan. Okay, ang ganda nung pwesto nung switch niya. Hindi ka na kailangan bumangon para patayin mo siya. Yung ilaw, turn off yung ilaw. So ang ganda. Tapos dito mami, ito guys, bakante rin to before, no? Itong kwarto na to, bakante po to, wall po ito. Mm-mm. So, si mami, naglagay na lang siya ng ito. Ayan. So, ito, maganda yung cabinet natin. So, additional space saver ulit siya, sliding door. Saktong-sakto lang yung, actually, hindi natin to kinustomize. Binili natin tong cabinet. So, saktong-sakto naman kasi wala na siya halos, talagang parang kinustomize natin. Sakto siya sa space. Baga, sukat na sukat siya, guys. Sukat na sukat dito siya. Sa ginawa niyang table. Oh. Mm-hmm. Ayan. Ayan. Then, saktong-sakto yung cabinet. Ayan. So, ito, naglagay tayo ulit ng vanity. So, nagustuhan naman ito ni Tita kasi at least kapag kaumupo siya, meron siyang ilaw dito. Then, meron siya ditong drawer naman for storage. Nice. Ito, ayan. Tayo na rin ang gumawa nito. Yes. Tapos, itong ilaw, yung wiring niyan, ayan, yan. Kung gusto mo i-turn off, yan, off mo lang. Nice. Meron tayo nilagay dito na additional na outlet para kung gusto mo dito ka mag-work, dito ka mag-laptop, or gusto mo ng additional light, pwede ka magsaksak dito. Then turn on mo lang to pag gusto mo naman na, alam mo yun, naka-ano ka lang sa mukha mo, nagtititig ka lang dyan. Mag-emote dito mag-emote. Ka. Pwesto ka lang dito, buksan mo yung ilaw. Ayan. Yes. Pero ang ganda, mami, ang ganda nito, no? Oo. Ganda nitong ilaw na to, transparent lang yung yung pinaka, ito, yung nakapaligid sa kanya. Transparent lang siya. Yung iba kasi may kulay. Oo. So, ang ganda. Very elegant yung ganito, guys. Ang ganda, ang ganda ng dating. Tapos ito, additional, kung meron kang mga books na pwede mong ipatong, guys, kung makikita nyo, nakasukat talaga siya. Itong cabinet, ito, nakapatong to para kahit meron pa mabigat na ilalagay. Pero yan, naka-fix naman yan. Mm-mm. So, very safe. Naka-fix to dito sa gilid, plus nakapatong ko sa cabinet. Mm-hmm. Sobrang tibay niyan. Kahit maglagay ka ng medyo mabigat na mga books, kayang-kayang buhatin. Mm-hmm. Then dito, mami, ito, ang ganda rin itong nilagay mo dito. Yan, nakapaglagay pa tayo dyan ng parang extra
side table. Actually, si tita gusto niya kasi, baka daw kasi pag nakahiga sila, meron silang ipapatong, like yung cellphone nila. Meron silang additional na parang table just sa side para meron silang pagpapatungan ng gamit nila. Ayan, so ang ganda ng nagawa natin since nagawa natin ng paraan na magkaroon pa ng additional na space for the side table. So ang ganda ng unit ni tita actually kasi puro bintana. Kung makikita mo, ang dami nating mga elegant curtains dito. So pati dito sa room side niya, meron siyang window. So yan, pag gusto niyo naman yung dim, ang nilagay naman natin dito is blackout. So pag gusto niyo na medyo madilim, makatulog siya na medyo mahaba-haba, yan, i-close lang niya yung parang gray na blackout curtains natin. Mag-aano na yung ilaw natin, parang didilim na dito sa unit. Now, ito naman, kung makikita nyo, ang ganda kasi ng pagkakaayos natin, dito talaga pinag-isipan natin. Meron tayo additional na frames, yan. Meron tayo dito ng love, and then meron tayong parang husband and wife na magkaano na painting. So, yan. Ang ganda ng mga design nila. Then, here naman, Daddy, kung makikita mo, with balcony kasi. Ito with balcony, guys. So, nakapaglagay pa tayo dito ng additional table. Yes, saka may coffee chairs, table pa tayo dyan. May coffee table ka pa rito, and then yung condenser ng aircon, andito na nakalagay. So, ito, ang view mo rito, ay nakaharap ka rito sa may sa mismong entrance ng shore 2, guys. Ayan. Then makikita mo diyan yung may dampa area. Ayan, dampa papuntang Makapagal. Okay? So kung gusto mo magpahangin, labas ka lang dito sa balcony. Maganda rin yung may balcony, no? Para kung gusto mo magkape after mong gumising, ayan. Pwede ka pa rin mag-emote-emote dito, no? Magmuni-muni. Ang ganda pa rin ang pwesto mo. Yeah. So, ayan, guys. Guys, dito naman sa ilaw natin, dito sa bedroom, kung makikita nyo, halos nakadikit siya sa ceiling. No? And then, ito, ma'am, hindi ito three colors, no? Hindi. Isa lang siya. Isa lang siya na white. Yun lang yung gusto ng owner. Yung iba naman, gusto nila tatlong kulay na pag ino-on and off mo, napapalit-palit siya. No? Merong warm light, merong light lang. Okay, then dito, isang kulay lang yung ginamit ng owner, ni Tita Lotlot. Then, itong aircon naman po natin, para hindi na masyadong mahaba yung gagawin natin na pipe, yung wires. Yung wires, no? Didikit na lang natin dito. Okay? So, yung iba nandito sa gitna, pwede rin nandito. So, depende po 'yan kasi minsan pag ang dito po tayo manggagaling nung ano eh, nung wiring natin. So, pag dito mo nilagay, magkakaroon ka ng extra wire. Extra wire na makikita dun sa labas. Yung iba, nilalagyan na lang ng parang cover. Okay. Kino-cover na lang nila yung wire. So, pwede rin po yun. Si tita naman, dinikit na lang dito. Kasi maliit lang naman yung room. No? Kaya-kaya nitong aircon. Okay, ano pa ba? Yung ilaw natin dito sa sala, yun naman, three colors. Yan. Ah, okay. So, dito ka naglagay ng three colors na mga na ilaw. Okay, so try natin. Ayan. Pag gusto mo na dim, gusto mo ng daylight, saka yung natural light niya. Ayan. So, hindi rin ganun ka baba yung ilaw na nilagay mo ngayon dito. Okay. Yung napansin ko dun sa iba, guys, pwede naman kayong yung medyo nakahang. Medyo nakadrop. Nakadrop siya. So, pwede rin po yun. Depende po yan sa inyo. Sa gusto nyo maging concept or sa magiging itsura ng inyong ilaw dito sa living and dining. Okay, itong frame. Ayan. Additional na lang din po yan. No? Additional design. Pwede kayong magsabit ng mga frames na gusto nyong design. Pero wag naman pong sobrang dami. No? Suggestion lang. Wag masyadong marami yung mga frames natin. Ito, napansin ko. Tama-tama, isa lang. No? Isa lang. Okay, so... Ayan, mami. Guys, napakaganda nung naging outcome nito, itong finished project natin dito sa Shore 2 Residences. Supposed to be pang Airbnb, pero sa sobrang ganda, medyo nagbago yung isip nung may-ari. Gusto nila, sila na lang po yung gagamit. No? Pero kung gusto nyo pagkakitaan talaga, ang dali lang. No? Meron din kaming ginagamit na system. So, nag-isip ako ng sistema para dun sa mga buyers ko, personal clients ko, na gusto magpa-Airbnb, kami na rin yung nag-handle. So, ayan. Kung gusto nyo malaman yung sistema natin, pwede po kayo mag-inquire. No, kaya nating hawakan yung inyong unit for Airbnb. Pwede rin long-term.
So, from reservation hanggang sa mag-loan kayo sa banko, hanggang sa magpaupa na kayo sa unit, i-furnish nyo yung unit. So, nandito po kami. Itong Jason Tomacas Realty, guys. Mag-inquire lang po kayo. Nandito po kami para i-assist kayo sa lahat ng inyong mga kailangan. So, ayan, Mami, meron ko pa bang maidadagdag? Ayan, gusto ko lang mag-thank you sa Ocampo family, bukod kay Tita Lotlot, kay Sir Sam, sa anak niyan si Paeng, si Doktora, and sa bunso nilang anak. Hello po, and shout out sa inyo. Thank you po kasi pinagkatiwalaan niyo ako dito sa unit niyo. And ang ganda-ganda po ng naging resulta, thank you rin sa help mo, Tita, since katulong kita sa pag-iisip kung ano yung kailangan nating malagay dito. So, thank you sa ating mga clients na talagang patuloy na sinusuportahan din tayo. And, ayun lang, for the next project, sana marami pang maging blessing ang ating Jason Tomacas Realty construction, design. So, kayo na po ang bahala. Mag-inquire dito po sa number na dito sa screen. And please subscribe dito sa Jason Tomacas Realty. Ayan. Again, guys, maraming salamat. Mag-subscribe po kayo. Marami pa kami mga isi-share sa inyo bukod dito sa mga designs natin. Meron akong mga tips na binibigay, no, for 16 years na experience ko sa real estate. I'm also a licensed broker here sa Philippines. So marami po kayong matututunan, kaya please subscribe to this channel. Again, this is Jason Tomacas Realty, at palagi niyo pong tuparin ang inyong mga pangarap.